Okay, hello mga ka-DH, no? Kumusta kayong lahat? Panibagong araw at panibagong vlog natin. So baka magtaka kayo kung bakit may bato dito sa aking harapan. Ito, isa po itong matigas na bato. So mamaya, isa po ito sa talakayan natin. At hindi po tayo nag-promote ng gadget, ha? Dahil itong pinpointer mga ka-DH, ito, isa po ito sa gagamitin nating example. So example po itong bato at itong pinpointer. No. Ang pag-usapan natin ngayon mga ka-TH ay tungkol sa kahalagahan ng mga gadget, no, na ginagamit natin, no. Kahit yung gadget na gagamitin natin ay hindi high-tech, no, or yung mga gadget na may monitor, no. Kadalasan kasi sa mga ka-TH natin ay mas gustuhin nila yung mga high-tech na gadget, yung gusto nila yung makikita kung ano yung laman, no. So hindi po ganoon yung pag-treasure mga ka-TH, no. Ang importante na kung mayroon tayong gamit pang lukit ay alam natin yung kapasidad sa locator natin na talagang kaya niya na ilukit yung right dig spot. Yun ang importante. So, bakit po natin nasabi yon? Kadalasan kasi kapag nakakita ng naglukit na ang gamit ay pipitsugin, pinagtatawanan, no? So, lalo na itong mga metal detector na mababaw lang yung range, sasabihin na hindi po yan pwede. So totoo naman po na ang metal detector kapag mababaw lang ang range niya ay hindi po yan suitable sa Japanese treasure, no, sa paghahunt natin ng mga tinatagong yaman sa mga Japanese, no. Pero may malaking gamit po yon, no. Ano yung pangsyon doon? Yun po ay pang-checking mo sa iyong paghuhukay, no. Halimbawa may nalukit ka gamit ang locator na talagang accurate sa pag-treasure, paghukay mo, kailangan mo doon ang metal detector pang-confirm, no. Halimbawa sa nahukay na bato, no. Oh, so yun ang isa sa gamit ng metal detector, no. Mga coins na hinalo sa lupa, hindi mo yan basta-basta makita kapag nabalot ng putik. So ang metal detector ang mag-determine na mayroong metal dyan, no. Kasi yung coins ay tutunog po yan sa metal detector. And then yung mga maliit na metal, so isa po ang metal detector na mag-confirm na ang putik na inaangat natin ay may nakahalo na maliliit na metal. So bakit kailangan natin yon? Para makuha natin or malaman natin na talagang ang inuhukay natin ay disturbed na po, no? Disturbed na, ibig sabihin may naiwan, may iniwan. So isa po yan sa mga countersign, no? Isa po yan. Hindi lang po yung mga bato na may marka, may markings, may purma. And then yung mga man-made na mga bagay na gawa sa metal na maliliit, no? Makakaya po yan kahit itong pinpointer. So ngayon, malalaman natin isa sa kahalagahan ng mga short range na mga metal detector or pinpointer, ang pag-confirm o pagkilati sa mga bagay. Hindi lahat kasi mga ka-TH yung hinahanap, kasi karamihan hinahanap barita agad. So hindi lahat po nakabarita, no. Mayroong mga unfinished product. Kung titingnan natin bato, no, at sasabihin sa iba decoy, no, itatapon po yan. So kung yun ang sinasabi ko, kapag kulang tayo sa reference and then hukay lang tayo ng hukay, so posible na itatapo natin yung ibang bagay, no. Itatapo natin. So maaaring ganun talaga mayayari mga ka-TH. So tingnan niyo to. Halimbawa na lang nitong pinpointer na sample ko sa inyo. Kasi talaga mga ka-TH, napakahirap maghukay kapag wala tayong gamit, no. Kailangan may gamit tayo panglukit, at yung gamit natin na panglukit ay kabisado na natin or alam na natin na talagang malulukit niya or may kakayahan siyang maglukit sa tamang dig spot, no. Hindi po yung gamit natin na locator ay kahit yung binilihan natin ay hindi kayang i-explain, no, kung ano ang performance sa locator niya or sa gadget niya. Okay, so ngayon itong mga to, katulad nito, pinpointer, kahit mababaw lang ang kaya nito, naka-opo ito mga ka-TH, no, hindi pa umilaw. Kahit mababaw lang ang kaya nitong ma-detect,
ay may mahalaga rin itong gamit para sa atin, no? Hindi nga lang ito suitable pagdating sa paghahanap or paglukit ng mga Japanese treasure. Ngunit mayroon itong gamit, yun ang sinasabi ko kanina, kailangan alam natin kung saan natin pwedeng magamit ang mga gadget. So ginawa ko itong sample ngayon, itong pinpointer at itong bato, no? Dahil kapag wala ka talagang gadget, ay itatapon mo itong mga ganito, hindi mo ito ikikip, hindi mo ito itatago para imbestigahan, no, kung ano ang mayroon dito. Okay? So, hukay ka lang ng hukay at tapon ka rin ng tapon kapag wala kang gamit. And then, yung idea natin ay hindi rin sapat. Okay, so, ito ipakita ko sa inyo. Ito ay isa sa sample. Yan, naka-on na po yan mga katets. So, titingnan natin. Yan. Mayroon siyang function. Okay. So, posible na mayroon itong kakaiba sa ilalim, no? Posible na unfinished product po itong bato nito. Mabigat po ito, mga katets, no? Yan. So, yun po ang kahalagahan sa gamit, no? Kahit itong maliit, to. Yan. Yan. Okay? So, yun lang po, no, mga katets. Gusto lang po nating linawin at ituro sa mga katiits natin na hindi lahat na gamit kahit sa tingin natin ay pipitsuging gamit, may importante yon kapag alam mo ang tamang function at alam mo kung saan ito gamitin. So hanggang dito na lang po mga katiits, no? Maraming salamat, bye bye and God bless.